So, ayan po ang totoo kong pangalan. Ako po si Rochelle Sumage. Pero kilala po kasi talaga ako ng Candy o kaya ng Ken simula ng pagkabata ko. Kaya dyan na rin ako nasanay. Tama po si Coach Joy, part-time po ginagawa itong negosyo kasi isa po akong import agent. So, ayan na rin po yung mga award na nakuha ko. Diamond Awardee, Diamantine Batch 8, LMC Batch 2 po, Black Diamond Awardee, Best Director, Top Earner ng team po natin, Igres Club Awardee, at sa awa po ng Diyos, sa darating na anniversary, a-awardan po tayo ng One Team. So, ayan po yung naging achievement ko dito. So, medyo ito po yung sinasabi ko sa inyo na magpapakilala lang ako ng lubos na baka abutin tayo ng pipilitin ko ng kahit hanggang alas 3 lang. So, ayan po. Galing po ako sa typical na pamilya. Ang mother ko po, walang trabaho. Pagkatapos yung father ko, OFW seaman. Pangalawa po ako sa bunso. So, ngayon, alam nyo na po na ako po yung tsahe ni Dora. Kaya po siya gala ng gala kasi kakahanap sa akin. Kaya lang, hindi niya ako mahanap kasi yung tsahe niya naging tsuhin na pala. So, ayan po ako. Tapos nung kabataan ko, ramdam ko na na medyo mahina ako sa klase. Kasi, ayan po. Ayan po yung litrato namin magkakapatid. Hindi po kasama yung bunso kasi masyado pa siyang bata noon. Yung mga suot ko pong medalya dyan, tuwing recognition, hiram ko lang po yan sa utol ko. Pinapasuot lang sa akin. Para lahat kami, may medalya sa picture. Pero ang totoo po, hindi po ako nakaranas ma-awardan hanggang matapos ako mag-aral. And then, yan po. Kaya mas naano ko pa rin na parang ang hina ko talaga sa school. Kasi third year ako, nagkaroon ako ng back subject. So alam naman natin, di ba, pag back subject, baka hindi ka gumraduate. Kaya nag-summer class ako noon para maging okay yung fourth year ko. And then, pagdating ko naman nung college, nakapag-college naman ako, isang SEM, pero tignan nyo naman po yung grade ko. Puro line of 7. Tapos merong drop. Ang dahilan po, ayokong magsalita sa harapan ng maraming tao. So, kaya nag-decide na lang ako na mag-drop. Hindi na ako nag-drop. So, graduate po ako sa University of Recto. Sa mga nakakaalam po dyan, puro recto po yung grades ko nung nag-a-apply ako ng trabaho. And then, nung pagkatapos ko naman mag-aral, 16 pa lang ako, nasubukan ko na magtrabaho. Summer class po yan. Bago po ako mag-college, nung pagka-graduate ko ng high school, nagtrabaho ako as part-time. Factory worker, isang electronics company. Tapos nung pasok ko na, pumasok nga ako ng college, kaya lang, sabi ko, sayang yung pera kasi daddy ko wala nung time na yun eh. Nangingibang bansa. Tapos biglang magdadrop lang ako. Tapos naranasan ko na rin kumita ng pera nang hindi ako graduate. Kaya nag-decide ako magtrabaho. So ako po, 10 taon ako nag-factory worker bago ako maging logistics. So, yan po. Hanggang ngayon, yan po yung trabaho ko. So bakit ko po sinabi to? Bakit ko po kinuwento to? Kasi, dito sa grupo natin, tuturuan ka muna bago ka kumita. Na aaminin ko sa inyo, meron kaming sariling negosyo, pero ni minsan hindi ko po pinapaliwanag yung negosyo namin para sa kliyente namin. Lumalapit ako sa ibang tao para ipaliwanag yung negosyo namin or ipinapakita ko lang yung performance ko para magustuhan nila yung serbisyo namin. Pero dito po sa Diamonds Business Club, talagang hindi kanila hahayaan na huwag matuto. Talagang kailangan mo munang matuto bago ka kumita. So, kaya nakakatuwa lang po. So, ayan po yung nagpasali sa akin, si Coach Jack Magkarang. Hindi ko po talaga siya kakilala. Bali, inad lang niya ako sa Facebook 3 taon bago ako nagtanong sa kanya kung ano yung ginagawa niya. Siyempre, tulad ng sa karamihan, pinaliwanag, nagustuhan. So, ginawa ko yung negosyo. Kaya, eto na ako ngayon. So, ang ginawa ko lang naman, nakuha niya ako sa Facebook marketing kasi eh. So, yan. Tapos nung nakasali na ako, ang ginawa ko lang naman, yan lang. Para sa mga bago po dito, para sa mga nahihirapan, yan lang po yung gawin nyo. Mag-yes coach, yes mentor lang po kayo. Wala na pong iba. Kasi pag po yan yung talagang hindi nyo kanalimutan, napakadali po ng negosyo para sa atin. So, dahil nag-yes coach lang po ako, nag-yes mentor lang po ako, kaya marami na rin po ako naging achievements dito. So, ayan po, no? Ayan po yung mga award ko na nag-best director ako.
Diamante Batch 8 na napakalaking tulong po talaga sa akin. Naging top earner ako ng buong team. Tapos ayan po, na-hit ko po yung sa free diving. Naging Black Diamond nung nakaraang February na awardan ako as top 33 sa buong grupo ng taong 2022 na pinakamalaki yung pinita. At ito na nga po yun, yung sa Kalagwas. So ngayon po, no, ikukwento ko po sa inyo yung experience ko sa Kalagwas. So ayan po yung nasabi na rin nung mga naunang nagsalita na grabe talaga yung saya. Ito yung kumain kami sa Jollibee para mag-breakfast. Tapos yung umakyat kami sa hill. Ayan yung bonding namin during sunset, yung pati yung pag-akyat namin dun sa hill nga, na makikita mo yung buong view ng mahabang buhangin. Kasi yung Kalagwas, iba pang tawag doon is yung mahabang buhangin. So ayan po yun. Tapos nagkaroon din po kami ng pagkakataon na yan, magdagdag ng signature shot. Ngayong signature shot na yan, lahat ng pinupuntahan namin ng mga travel, hindi pwede nang walang ganyan. Walang ganyang picture. Yung pasan-pasan ako ni partner Wendy, na ang matindi niyan, ako pa yung umaangal kahit na ako yung binubuhat. Tapos ayan din yung eksena namin pag kumakain, na dyan palang malalaman mo na eh, na talagang ano, pack one, pack all. Pag wala ang isa, hindi kami magsisimula. Tapos ang nakakatuwa nun, yung pagkatapos kumain, ay tuwing bago magsimula kumain, pray, ganon. Tapos yung bonding sa mga coaches, saka sa mentors, talagang iba eh. Iba talaga yung experience na kahit na panghuli na ako sa magkukwento, sa tingin ko hindi mararamdaman ng iba yun kung hindi nyo masusubukan eh. Kaya subukan nyo, pilitin nyo na makasama sa mga gantong incentives. So yung saya na na-experience namin sa Kalagwas, hindi na yun yung fokusan ko kasi nasabi na nilang lahat. So ang fokusan ko dito is yung mga realization ko nung time na nandyan ako. So ganito na nga yun. Bago pa lang kami magpunta, bago ko i-play yan, so magkukwento muna ako. Ayan. Bago kami magpunta, meron kaming booking. Meron kaming booking sa Boracay na tapat ng pecha kung saan sa Kalagwas. Pero dahil sabi namin, lakad lang naman namin dalawa ni partner Wendy yon, kahit na all set na yon, bibitawan namin. Kasi iba yung ano eh, iba yung lakad na kasama ang DBC sa personal na lakad. So yun na nga, dinedma na namin yung booking namin sa Boracay. Okay na. Tapos, di ba, ayan, nabanggit ko naman na meron kami pang ibang negosyo, yun nga yung logistics, na hindi ko control yung dating ng barko na natapat naman siya ng June 2, araw na nasa Kalagwas kami. Tapos natapat nun, first na big project, na kahit ako, ngayon ko lang gagawin yung ganong trabaho. Na parang sabi ko, ano ba to? Binitawan na nga natin yung Boracay, tapos may panibago na namang problema. Pero, ang ginawa ko nun, nag-dealin kami sa mga taong pwede namin pagkatiwalaan. So yan, nagawa naman ng paraan. Pero sabi namin, hindi kami aabot sa QC eh. So, hindi kami aabot sa QC. Kumbaga, parang nakakahiyang magpaantay, pero nakakahiyang wag gumawa ng paraan. Kaya ang ginawa namin noon, nakipagkita na lang kami sa SLEX. Papunta kami ng SLEX, na-flat kami. Talagang parang, alam nyo, na naiisip na, ang daming humaharang. Tapos may magte-text pa sa'yo na ang lakas ng hangin sa Bicol, dahil di ba may bagyo nung time na yon, yung mga kaibigan na namin na nandoon. Na sinasabihan kami na para namang hindi kayo nakapunta ng Kalagwas, alam nyo naman na ang lakas ng alon doon, ngayon pa bagyo. Pero iba pa rin eh, iba pa rin kasi yung gigil namin ni partner Wendy na makasama talaga sa grupo. Iba pa rin. So sa madaling salita, pinush namin yun. So ano yung naging realization ko doon? Nag-usap kami ni Mentor Val doon sa may CR ng Vinson. Pinamusta niya kami kung ano yung ginawang paraan, ganun. Sabi ko, ano mentor, dasal lang po. Wala naman tatalo sa dasal. Saka sa tiwala na ibibigay mo doon sa taong nasa paligid sa'yo. Di yun, sabi ni Mentor Val, sigurado naman na hindi naman nila papabayaan yun. Tiwala lang, Ken. Tiwala lang. Saka malay mo, yan na din yung simula. Kasi syempre, hindi naman po ako pwede mag-resign. Kasi di ba po, sa amin yung sarili namin yun. So ang sinabi sa akin ni Mentor Valdon na malay mo, ito na yung start para talagang mag
magka-leverage ka. Mas madami kang maging oras, tapos makatulong pa sa iba na ipinapasa ko yung trabaho ko. So, yun yung isang naging realization ko nung talagang pinush namin na sumama dito. Yung tiwala. Magkaroon ako ng tiwala sa mga taong nasa paligid ko na hindi naman talaga kami binigo kasi hindi naman nagkaroon ng problema. Pangalawa na realization ko dito, hindi na, mai-share ko lang na nung second day namin, yun yung umakyat kami sa hill tapos dapat meron kaming snorkeling. Kaya lang, talagang biglang nangitim ang langit, ang lakas ng ulan, na parang feeling ko, parang Batanes na, yung lakas ng alon. Na talagang hindi kami makapunta sa shore kasi ang lakas ng alon. So ang ginawa namin nun, pinagsuot kami ng life jacket, tapos inassist kami ng mga boatman para makapunta doon sa Pangpang. Natuwa nga ako doon, sabi ko kay coach, kasi binulungan ko yung isang boatman na, kuya, huwag mo akong iiwan sa gitna kasi talagang hindi ako marunong gumamit ng life vest. Parang lalo akong hindi umaalis, tapos minsan bumabaliktad pa ako. Pero nung palapit na ako noon, palapit sa akin si Coach TP. Tapos, in-extend niya yung hand niya, wala siyang suot na life vest. Sabi niya sa akin, Ken, kapit. Nung nakakapit na ako sa kanya, hinila niya ako. Sabi ko sa kanya, Coach TP, Baywatch yan datingan na. Yung ano, yung kasama ni, ano, si Pamela ba yun? Yun, sabi ko sa kanya, ganon. Tapos nung time naman na si Baby Alex na yung bababa, sobrang lakas talaga ng alon, inilagay si Baby Alex doon sa ano, sa icebox, tapos nilagyan na lang ng salvavida sa meleeg. Na syempre, tumalun si Mentor Val, saka si Mentor MC nung walang life jacket para i-guide, samahan din yung boatman, na makikita mo talaga, makikita mo na nung si, pagod na sila kasi ang lakas nga nung alon. Tapos alam mo yung gigil na gusto mo tumulong pero hindi mo kaya kasi alam mo yung kapasidad mo. Na baka pag pinilit mo, mas lalo lang maging komplikado. Ano yung sinasabi ko doon? Gusto kong kunin si Baby Alex kasi napapagod na yun nung medyo malapit-lapit na. Pero alam naman natin na below 5 feet tayo, baka mas mapahamak pa pag ako yung kumuha nun. Pero alam yun, na-realize ko doon na yung mga coaches na nasa paligid mo, pagdating sa negosyo natin, makikita nila eh, nagigil ka. Nagigil ka tumulong, pero hindi, wala ka pang kapasidad. Sila yung magkukusa. Si Coach Joy lumapit kay Baby Alex para kunin si Baby Alex, si Baby Alex. Kasi siya yung matangkad. So, paano natin ikukunik yun sa negosyo natin? Sa mga bago, meron kasi dito mga naka-experience na eh, na 1 week pa lang sa negosyo, pero may nakasali na. Tapos, dahil may napasali na sila, yung napasali nila, sa kanila humihingi ng tulong. Pero, alam naman nila na hindi pa sila able mag-OBP or mag-explain. Ganon. Yung, huwag natin pilitin kasi baka mas lalong maging komplikado na baka mamaya yung invite ng invite mo, nilatagan mo, alam mo naman sa sarili mo na hindi ka pa praktisado dahil 1 week ka pa lang, baguhan ka pa lang. Huwag ka mag-alala kasi hindi mo nagsasalita yung mga coaches sa paligid natin pero nakamonitor yan sa'yo. Nakamonitor yan sila para sumalo. Para sumalo nung dapat mong gawin. So parang ganun yung na-realize ko. Nung gustong-gusto kong kuhanin si Baby Alex pero hindi pwede kasi maliit din ako eh. Baka pareho lang kami tumba sa alon. Pero nakamonitor pala si Coach Joy na siya yung gumawa nun para kunin si Baby Alex. So yun yung pangalawang naging realization ko sa tour na yon. Then, pangatlo, yung nawala kami. So, yan. Play ko lang. Ano yan? Yung nakikita niyong punong yan, isa pang ganyan, yun lang yung lilim dyan. Saka ito. So, ano yung lesson na nakuha ko dyan? Nakakatawa kasi niyan, nung una nakikita pa namin yung mga kasama namin eh. Nagbi-video-video si Coach Jack. Pag ikot niyang ganun, nawala na, hindi na namin makita. Naalala ko yung sinabi sa akin dyan ni Coach Jack nung meron akong kinonsulta sa kanya tungkol doon sa under ng organization ko. Ang sabi sa akin ni Coach Jack, bro, bahala kang mag-decide sa grupo mo. Bahala kang mag-decide kung anong gusto mong gawin sa grupo mo. So, hinayaan niya ako. Pero nakamonitor siya. Noong time na yon,
Di ba? Wala ka namin makita. Ako yung nag-decide. Sabi ko, dito. Hanggang sa nawala na kami, hindi na namin alam kung saan. Sumisigaw na kami. Nasa na kami? Por si Coach Jack, nakamonitor lang. Nakamonitor lang. Ako medyo mainit na yung ulo ko kasi ang init-init niya. Tapos wala na kaming tubig. Ganyan. Tapos, hinayaan ko si Wendy. So, hinayaan ko siya na mag-isip kung saan yung daan. Natuntun naman niya. So, anong sa akin noon? Anong realization ko doon? Yung sinabi sa akin ni Coach Jack na bahala kang mag-decision sa grupo mo, basta ako, nandyan lang. Nakamonitor lang siya sa amin eh. Kahit kitang-kita ni Coach Jack na iritado na ako. Pero ako, kasi di ba si Coach Jack nagpasali sa akin, tapos ako nagpasali kay Wendy. Ako naman, bilang leader ni Wendy, hinayaan ko siya, nagtiwala ako sa kanya. Kasi kitang-kita ko sa kanya, nagigil. Gigil siya. Kumbaga yung goal namin, makalabas. Makapunta doon sa shore. Hinayaan ko siya. So, paano natin i-apply yan sa negosyo natin? Minsan makikita natin, ako, tayo naman, tao lang tayo, di ba? Nagkakamali. So, ako, yun, inamin ko na nagkamali ako noon sa decision ko. And, alam naman natin na kung sino yung umaamin ng kahinaan niya, yun din yung mabilis na natututo. So, nung time na yan, inamin ko na mali ako, hinayaan ko si partner Wendy na mag-decide dahil nakikita ko, nagigil din siya na maabot yung goal namin na makapunta doon sa resort kung saan kami nag-i-stay. Then yan, nakauwi naman na kami. So, sa negosyo natin, i-apply lang din natin yun na maging open tayo sa mga suggestion ng iba. Hindi naman masama. Di ba nga ang sabi, lahat naman tayo dito. Eh, pantay-pantay. Kumbaga, meron lang talagang nauna. So, ako, hinayaan ko lang na maging open ako kay partner Wendy kahit sa negosyo na ako yung tinitignan niyang leader. Pero, pag meron siyang, hindi lang si partner Wendy, nandiyan si partner Lisa kasi dalawa na silang diamante under ng organization ko, tumatanggap ako ng mga suggestion nila kahit na alam ko na ako yung nauna dito. Then, sinasabi ko yung kay Coach Jack. So, diyan talaga, na-test talaga yung tiwala namin sa nahayaan namin kung effective yung suggestion ng bawat isa. So, diyan, yan yung isa sa mga naging realization ko pa noon. Tapos yung huli, pagdating naman sa pagme-mentor, mararamdaman natin yung mentor natin kung talagang nasa puso nila. Kung talagang nasa puso nila yung pagme-mentor. Bakit ko nasabi yun? Pagkatapos namin kumain, nagpunta ako sa poso. Nagbomba ako doon. Dumating si Mentor MC. Tapos, sabi ko sa kanya, inabot niyo yung poso. Yung halos lahat ng bahay may poso. O naman, sabing ganun ni Mentor MC. Sabi ko, tapos pag walang tubig, sasalinan mo, no? Hanggang sa bombahin mo ng bombahin, may lalabas na. Alam mo yung pag malalaman mo talaga doon sa isang tao na talaga nasa puso niya yung pagme-mentor. Lahat ng bagay sa paligid niya, bibigyan niya ng kahulugan para ma-apply sa mga buhay natin. Sabi niya sa akin, alam mo yung kwento ko sa poso? Sabi ko, hindi po pa narinig. Ano sabi ng Mentor MC noon? Sabi niya, minsan, kailangan mong magtapon ng konti para mas marami kang makuha. Na parang sa poso nga. Pag walang laman, di ba, kailangan mong magtapon ng konting tubig. Pagkatapos ng konting bomba na lang, ang dami ng tubig na lumalabas. Na minsan sa buhay natin, kailangan natin magsakripisyo. Kailangan natin magsakripisyo. Tulad na lang nung nangyari sa amin. Kailangan ko magsakripisyo na ipasa ko sa iba yung ginagawa kong trabaho kasi masyado akong hands-on sa shipment. Kailangan kong magtapon ng konti, magpasweldo sa mga ilang tao. Siyempre, gagastos ako. Pero alam ko naman yung kapalit nun. Magkakaroon ako ng maraming oras dito sa DBC. Diba? So, nagtapon ako ng konting pasweldo. Pero, alam ko yung kapalit dahil makakatutok ako dito sa DBC. Mas marami. At may natulungan pa akong ibang tao na nabigyan ng trabaho. So, yun. So, yun yung doon ko naman in-apply yung sinabi ni Mentor MC sa akin sa kwento sa poso. So, yan, Mentor. Poso na yung natandaan ko sa'yo. Yung bomba sa poso. Tapos, syempre,
Eto na, yun nga, yung sabi nga ni Partner Wendy na nakapunta na nga kami dyan 2016. Pero iba talaga eh. Iba. Iba pag Diamonds International yung ano. Akala ko nasa puso. Nasa puso namin kayo. Sabi nga sa akin ni Coach Tipi nun, tanggapin mo lang. Tanggapin mo lang, yakapin mo lang yung sistema, tanggapin mo na lang na yung Diamonds Business Club ay kapamilya mo na. So, ibig sabihin, turing namin sa Diamonds Business Club ay kapamilya na. So, yun, mabalik tayo. Iba talaga, bakit namin pinush na makabalik or makasama dito sa travel incentives kahit na nakapunta na kami? Kasi ranas na namin eh. Ranas na namin na umalis ng kaming dalawa lang. Ranas na namin na umalis ng kasama yung mga kaibigan namin. Pero dito kasi, iba talaga eh. Paano ko i-explain na iba? Danasin niyo po sana, makasama na po namin sana kayo sa susunod na travel incentive. Para yung mga kinukwento namin dito, hindi nyo lang basta naririnig, napapatunayan nyo. And syempre, ito namang lahat ng to, hindi naman mangyayari sa akin lahat to kung hindi dahil sa tulong ng Kindle under ng Dominators yan, hindi ko maaabot to. Sabi nga, hindi pwedeng ako lang yung gumawa nito. Buong Kindle lang gumawa nito. Syempre, sa tulong din ng buong Dominators na pinamumunuan niya ni Coach Jack. Na, kasi yung samahan namin ni Coach Jack, iba pag alam namin kung kailan kami, kung kailan ko siya coach, kung kailan ko siya bro. Kaya parang ang gaan-gaan talaga gawin tong negosyo. Kasi meron kaming time na magkaibigan, meron kaming time na coach ko siya, may time na ako yung mas matanda sa kanya, may time na siya yung mas matanda sa akin, ganun. So napakalaking tulong po nilang lahat, kaya ako nagawa to. And syempre, uulit-ulitin ko na ito, hindi to posible kung hindi sa Diamanten, na nakapasok ako ng Diamanten Skills Masterclass. Lahat ng nangyayari sa akin ngayon dito, lahat ng pagsasalita ko ngayon dito, na akala ko hindi ko magagawa. Nangyari yan dahil gumraduate ako ng Diamanten. So salamat, maraming salamat sa training department kay Mentor Val, na talagang sa tatlong dekada ng buhay ko, ngayon ko lang nagawa na magsalita sa harapan ng maraming tao. Na naging dahilan pa nga yan para mag-drop out ako eh. Pero dito, grabe. Parang ayoko na tumigil magsalita. Ewan ko kung anong ginawa niya sa akin. Diba? Siyempre, mas nahasa yan nung gumraduate din ako ng LMC. So, kaya sa mga bago po dito, sa mga nagsisimula pa lang, yan po yung ihit natin. Talaga, yung maging Diamanten po. Kasi iba po talaga yung experience at iba yung ano mangyayari sa personality mo pag dumaan ka diyan sa Diamanten Skills Masterclass saka sa Leadership Masterclass. Lahat ng mga coaches, ng lahat ng mga international top earner dumaan diyan. Kaya yan po talaga yung i-goal natin. So, yan lang naman po. Yan lang naman po. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.